daw, bakit maliit to kumpara sa kanyang mga kapatid? Tignan mo naman, no? Naglalaro-laro siya. Tapos yung kapatid niya na naggagatas. So, tinimbang namin yung mga kittens. Ang timbang nito ay 0.810. Ito naman, 0.730. At yon 0.440 lang. So, yung isa ay naampun na agad. Kasi, nilalagay namin sila dito sa tindahan. Tapos, inuwi naman itong mamakat nila sa bahay paggabi. Pero pagka ganitong oras, okay lang naman sa kanya. Ayan nga, natulog rin siya dito. So, nakita nung nabili sa amin yung isang cat. Sabi, ay, lang, cute. Tapos tinanong ko, anong gusto mo? Babae o lalaki? Eh, isa lang yung babae. At babae yung gusto niya. So, tatlong lalaki na lang yung natitira dito. Ayan na nga, at welcome back sa ating tindahan. At tayo ay magkakwentuhan. So, dahil nabanggit ko na yung mga tindahan encounters nung previous vlog, pag-uusapan naman natin ngayon ay about utang. So, naisip ko lang siya kasi may nagkwento. Nabili siya dito. Tapos, nasakit daw ulo niya dahil puro pa utang yung tinda niya. Tapos, parang naglabas ng sama ng loob na buti pa daw yung mga pinapautang hayahay. Tapos siya nai-stress. So, may naalala din ako. May bata na bumili. Bata pa, mga siguro grade 2. Mga ganun lang siya. Nagtanong siya sa akin, marami bang umutang sa inyo? Tapos sinagot ko na lang siya ng, ay, bawal ako magpautang. Tapos naalala ko ulit. Ang dami ko naalala eh. Gumawa kasi ako ng note before. Kasi, nakakasama ng loob. So, ito yung note ko. Bawal utang, magbawas ka kung kulang pera mo. Or, saka mo na lang bilhin pag kumpleto na pera mo. So, marami kasi nagbabalance. I mean, mga gustong magbalance. Sasabihin, babalikan, ganun. Eh, pag hindi mo naman kasi kilala, syempre, pag nakalimutan mo, hindi mo na siya masisin. Kasi dati, pumapayag ako sa mga balance-balance na yan. Tapos, wala. Ngayon, I'm so proud of myself naman kasi nalelesen ko na siya. As in, yung kakilala ko na lang yung napapag-balance ko pag yung mga taga dito lang. Tapos alam ko kung saan yung tirahan pag hindi ako binayaran. Char. Kala mo talaga? Pero ayun. Saka talaga nililista ko na kasi may mga ibang na pag nalimutan mo, nalimutan na rin nila. Ganon. So, update nga pala sa pusa namin. Nandito sila sa tindahan. Nilalagay ko sila dito sa tindahan. Kasi, nandito naman ako. Hindi, kasi sobrang bumabaho dun sa hagdan na kailangan mo talaga siyang buhusan ng tubig. Kaya dito, kasi meron dyan sa labas na pwede nilang may mga buhangin. Pwede sila doong lumabas. Pero hindi pa kasi sila trained na umihi sa buhanginan. Buhanginan. So, ang nandito, ayan, yung dalawa. Tapos ito, ang liit-liit na nga, ayan, ang liit-liit niya. Kaya ang liit-liit, laro ng laro. Tapos yung dalawa, tignan niyo, umiinom ng gatas. Tulog din yung nanay. Ayan. Kaya ganito yung mga nila kasi kinakagat ni Fiona. Parati niyang dinadala sa loob. Ikaw lang makulit. Ikaw lang. Doon namin kasi nilagay sila sa box doon sa yan, ilalim dyan. Doon namin pala pinapakain. Ayun, nagkalat-kalat na nga yung mga cat food. At mukhang may kumakain na doon na ibang pusa. Ayun, kita nyo yun.
So, yun. Ang kalat-kalat kasi nila kumain. Kaya dun sa may ilalim namin sila ng table, pinakain. Pag dito kasi, ayan. Meron mga pala dito. Meron din dito sa loob. Kung hindi pa natatanggal. Ay, natanggal na. Kasi nung dito sa space, ayan, laki. Yan, sa space dyan, pinapakain. Kaso, madalas may natitirang pagkain, then naapak-apakan or nasasanggi ng mga dumadaan. Kaya, pag dun sa ilalim ng table, hindi na sila, ano, may istorbo dun. Pero yun nga, dahil makalat sila kumain, natatapon. Tapos kasi pag dun sa kuting, ilalagyan ko ng tubig para mas mabilis, mas madali nilang kainin. Pero kaya na rin nilang kainin yung ano, dry cat food. Tapos minsan, kumakain sila ng kanin. Pero ayoko, nung ano kasi, nung nandun pa sila sa hagdan, ayoko silang bigyan ng mga ulam. Kasi mas maamoy yung ano nila, dumi nila. Ayun. So, yun, nandito sila. Tapos kagabi, ano, yun nga, inuwi. Tapos kaninang umaga ulit, dinala ko ulit dito. Tapos okay naman sa kanila, yan, nakakatulog sila. Pero, yung mga pusang nandito, ayun naman yung mga naggagala. So, nung una kasi, inaaway, nag-ano sila. Tumataas-taas, balahibo. 16, saka 10, 26, 27, 28, 29, 30. Nag-launching video. Okay na pa. Tama ba? 10? 10 ba pa? 26. Tama. 8, 16 plus 10, 26. Yeah. Sana'y sakal Q eh. Thank you. Sige po. Yo, Kalki is life ako. My lost and found dito. Balikan na lang nung may-ari. Check ko na lang sa CCTV kung sino ang nakaiwan kasi hindi ko rin napansin. Sunod-sunod yung pumili. Delikadong makaiwan ng cellphone dito kasi nawalan na rin ako ng cellphone. So, pag may naiiwan, tabi muna. Tapos check sa CCTV kung sino yung nakakaiwan. Para alam namin kung kanino namin ibibigay. Kasi mahirap na pagka hindi chinek. Tapos mamaya sabihin kanila, tapos hindi pala. Di parang ako pa yung... So, babalik yun kasi parati namang napili yun dito. Hindi pa rin ubos yung kape ko. Plus 4, ano na. 4 something. Tapos, hindi pa ata napapansin. Natatlo na lang yung anak niya. Kilala ko naman yung napagbigyan ko. Kamusta-kamustahin na lang. Yung ibang mga napagbibigyan ko, minsan nakakamusta ko. Yung iba daw spoiled na sa kwarto nila natutulog. Tapos yung iba naman, ang hilig maglaro ng tubig. Gustong-gustong maligo, di ba? Parang ano, hindi normal sa ibang pusa na maligo. Tapos yun daw gustong-gustong maligo. Sa konting kwentuhan tungkol sa tindahan. At maraming salamat sa panonood. And don't forget to like and mag-comment ka ng mga vlog suggestions kung may mga gusto ka ang pagawa sa akin dito sa tindahan. Or kung may iba pa kayo naiisip. And yun na nga. Thank you for watching and see you on my next video.